talaga, di ba? Kasi bago ta sa'yo, hindi ka pa, even in GMA, hindi ka nag-acting, di ba? No, never. Mm-mm. So, ito yung parang, ano talaga, umpisa, debut. So, how was the experience overall muna? Nakakaba talaga. Nakakaba kasi, siyempre, discipline din yung mga tao sa showbiz. Pero, dito parang, kakaiba talaga. Like, grabe yung level of focus, yung talent. And yeah, yun nga, yung discipline, yung pinaka nag-stick talaga sa akin. As in, kumbawa yung rehearsals namin 4 p.m. Nandito na ako ng 2. Kasi, I wanna get myself na yung naka-mindset na ako for what I'm gonna do for the day. Tapos nagtatanong na ako, nagpapaturo na ako sa mga unclear sa akin. But ultimately, sobrang ano lang, rewarding experience. And I hope this will not be the last. I will for sure try out again after that. Paano mo pala naisip na mag-audition? Kasi yun, given zero experience, yeah, diba? Nag-post si Nineworks Theatrical ng general call for auditions. Tapos may, kasi I have, surprisingly, I have a lot of theater friends. Dahil yan sa live streaming app before, diba? I was a live streamer. Tapos marami ding theater folk na nagla-live stream doon. So mga nakilala ko, ganyan. And then one of them, si Floyd Tena. Hindi ko makakilala, shout out kay Kira Floyd. Tinag niya ako sa comment niya na, ano, you should audition for Mimi, ganyan-ganyan. So I was like, okay, sige, I'll audition. So I signed up online, tapos I went the day of auditions, tapos I made it through to the callbacks. And then, now I'm here. Tapos sinabi ko na lang siya sa management ko, actually, nasa callbacks na ata ako. Ayun, and thank God naman, they're very supportive. Oo. Tapos, so, paano yung nag-rest ka ba sa Queendom muna, sa AOS? Hindi, may actually, may All Out Sundays nga kami. May All Out Sundays kami this weekend. And I will be there. So, catch nyo yung, ano namin, summer bursary. Ay, yeah. Oo nga. Yes, medyo kakaiba yung gagawin namin this AOS. It's not the same as before. So, Thea, super exciting year for you, no? Kasi you began the year with the news na you are doing red and then the rehearsals. Ready ka na dun sa ano? Pag nag-show na, iniisip mo na ba? I think ready na. Andun ako ngayon sa point ng yung parang, alam ko na yung notes. Alam ko na yung kailangan kantahin. Medyo na memorize ko na siya. So, ganda na ako sa part ng kung ano ba si Mimi. Like, ano yung story niya. Kasi syempre, the text, the script, can only give you so much. Wala naman dun masyado yung, ano yung childhood ni Mimi? Ano ba yung mga pinagdaanan niya? Nung bata siya, bakit siya naging ganito? Bakit siya drug addict? Bakit siya exotic dancer? Paano siya nagkaroon ng AIDS? Mga ganong bagay. So, andun na ako ngayon sa yung pagko-complete ko nung picture.